Welcome po sa My News Update TV. Meron po tayong breaking news. Ang proposed SIM card registration act ay binasura po ni Pangulong Duterte. Bakit niya po ito binasura? Pero bago po ang lahat, kayo po ay inanyayahan ko po na mag-like, share at subscribe button. Pakipindot lang po sa ibaba. Marami pong salamat. Tuloy po natin. Naglabas po ng pahayag si Secretary Martin Andanar hinggil sa pagkabasura ng proposed SIM card registration. Ito po ang kanyang pong statement. Ito po ang kanyang pahayag. Secretary Martin Andanar, Presidential Communication Secretary and Acting Presidential Spokesperson. On the President's veto of the proposed SIM card registration act, the President has decided to veto the Consolidated Senate Bill No. 2395, House Bill No. 5793, which seeks to mandate the registration of all SIM cards and social media accounts with the purpose of deterring electronic communication-aided crimes. The President noted that the inclusion of social media providers in the registration requirements was not part of the original version of the bill and needs a more thorough study. Prior versions only mandated the registration of SIM cards. The President similarly found that certain aspects of state intrusion or the regulation thereof have not been duly defined, discussed, or thrashed out in the enrolled bill with regard to social media registration. While the President lauds the effort of Congress in finding ways to address the increasing incidence of cybercrimes and information and communication technology related offenses, he was constrained to disagree with the inclusion of social media in the measure without providing proper guidelines and definitions thereof, thereto, as the many may give rise to a situation of dangerous state intrusion and surveillance threatening many constitutionally protected rights. Nilinaw din po ni Martin Andanar ang pagpapahalaga at pagsisikap po ng Kongreso para masolusyunan ang tumataas na bilang ng insidente ng cybercrime sa ating pong bansa at mga usapin na kaugnay sa information and communication technology, na hindi pa rin ito pumapayag na isali ang social media sa nasabing panukalang batas na walang kaukulang panuntunan at definisyon. Nangangambaan niya ang Pangulo na malabag lamang nito ang mga karapatan ng bawat pamamayan kapag naisabatas na ang nasabing panukala. At sa halip, nanawagan si Pangulong Duterte na pag-aralan ng gusto ang panukalang mandato ng social media registration. The prior versions only mandated the registration of SIM cards. The President similarly found that certain aspects of state intrusion and regulation, yun ang ayaw niya, magkaroon ng ano, yun ang nakita niya, found certain aspects of state intrusion. Pangingialam sa gobyerno, sa mga regulasyon. Saka yung mga definition na hindi nila maliwanag na i-define kung ano ang meaning ng social media, kung ano ang sakop nito, kung ano ang scope. Malawak kaya ang ano, malawak kaya meaning ng, di kasi sinabi ko ano meaning ng social media. O sinabi mong social media, ano pang kasali dito? Kasama ba ito mga sharing ng pictures, mga games, o ba? Yung mag-share mo ng comments sa Facebook, sa Twitter, pagpapos mo sa YouTube, hindi po nilinaw doon kung ano po ang scope noon sa social media. Baka mamaya pa nag-post ka, eh, makasuhan ka na agad. O, diba? Kaya ayaw ni Pangulong Duterte na may malabag na batas ng karapatang pantao sa ating mamamayan. Yun lamang pang gusto niya. Ulitin po natin, nangangambaan niya ang Pangulo na malabag lamang nito ang karapatan na bawat mamamayan kapag naisabatas na ang nasabing panukala. Yan lamang po natin ang iiwan na pahayag dahil yan lamang pang gusto ng Pangulo kaya niya po ito'y binasura. Kaya sino po ang nag last minute include ng social media? Ito po, may nagano, may nagkwento kung sino po ang naglagay ng last minute intrusion ng social media sa nasabing panukalang batas. Ito pang sabi po ni Deputy Speaker Wes Gasalian, sabi niya,
Unfortunately, the last-minute insertion of Senator Drilon to include the registration of social media providers is totally not in line with the essence of this bill. Maliwanag po, ang nagsabi po niya na si Senator Wes Gasalian na nagsali daw ng last minute ay si Senator Drilon. Ano naman po ang purpose niya, hindi po natin alam dahil wala pa po siyang nilalabas na statement. Tayo po ay pwede maghaka-haka lamang kung ano po. Kung ba't niya po yung ginawa? Ito po ang sabi po ni, may reaction din po dito si Senator Ping Lacson. Ito po ang sabi niya. Mandating social media registration in the proposed SIM card registration act could be violate of the one subject, one title rule under the 1987 constitution. Not to mention the lack of guidelines in the provision not even covered the title of the measure itself. Yun po ang pahayag po ni Senator Lacson sa kanya pong tweet. Okay? At meron pa po siya ditong dagdag, sabi niya. I am one of the authors of the measure. My version of the bill simply mandates the registration of all subscriber identity module cards, including prepaid. Yun lang talagang original version ayon sa pahayag niya. Ayan no. Yun lang, original bill mandates the registration of all SIM card saka prepaid lamang. Kaya po, ito po ay pinoprotektahan lamang po ang ating pong karapatan para hindi po ito ma-violate. Kaya po hanggang dito lamang po at sa susunod po uli na may mga nagbabagang balita, ito po ang inyong My News Update TV. Nagsasabing bye-bye, ingat po kayo lahat.